Nabigay din. Siyempre, maganda. Diyos sa Pogan Life. Una po sa lahat ay aking kinikilala ang dakilang liwanag na siya po ang God Almighty, na siya ang lumikha ng tatlong personas na bumubuhay sa ating lahat. Una sa kanyang nilikha, ito ang langit, Diyos Ama. Pangalawa sa kanyang nilikha ay ang lupa, Diyos Anak. At pangatlo na kanyang nilikha, ito ang katawan ni Adan, Diyos Espiritu Santo. Kinikilala ko ang nilikha ni Adan na siya po si Eva, Diyos Espiritu Santa. Kinikilala ko po ang divino personal ng Diyos Ama, Ama Martiniano Managelo Damagang Talosig. Kinikilala ko ang divino personal ng Diyos Anak, Inay Maria Conchita Santiago Ilagan. Siya po ang personal ng lupa. At kinikilala ko ang divino personal ng Diyos Espiritu Santo at divino personal ng Diyos Espiritu Santa. Ama at Ina ng Sanlibutan, Ama at Ina ng Sanlibutan, na sila po ang pinagmulan ng ating buhay at ng ating katawan, at sila din ang pagmumulan ng walang hanggang buhay at walang hanggang kaginhawaan po nating lahat. At kinikilala ko ang dalawang pag-ibig na aking pinagmulan, ang aking ama, siya si Dalmacio Wilma, at ang aking ina, siya po si Wilma Dalmacio. Sa lahat ng mga kapatid na nagsasaysay, ng mga nauna at mga kasalukuyan, God light po sa ating lahat. Ako si Alma, na narito sa Motherland sa Jerusalem, Barangay San Manuel, Aguilian Isabela. Dito po kami, Cagayan Valley, Region 2, Philippines. God light sa ating lahat, mga kapatid ko. Ito ay napakagandang programa o napakagandang panahon. Ito na po, happy anniversary sa lahat po ng mga kapatid na kasama namin. No? Ano po ba ang sineselebrate sa araw po na ito? Ito po, mga kapatid ko, yung salita na tinalikdan nila. Nga kunada pa'y nga may kaglisan kanu iti dilada. Mga kapatid ko, ano itong salita ito na sineselebrate sa araw po na ito? Ito po yung Diyos na berbo. Na ang ibig sabihin ng berbo ay salita, bigkas, wika. Na ang salita ay walang laman at walang buto. Sapagkat ang Diyos nga ay walang laman at walang buto. Ngunit, ang salita po ay nagkalaman, nagkabuto. Ito na si Adan. At si Adan, mga kapatid ko, ang templo, ihemplo, mostra ng dakilang lumalang. Kaya nga po, wala pong pagkaisabihin natin, paano mo tinawag na ama ang Diyos? Kasi Diyos ama. At paano mo naging ama ang Diyos? Mga kapatid ko, isa sa mga bagay na katanungan sa akin kagabi, sabi niya sa akin, ay bakit daw na, sabi ni ama, anyaman makita manggam mariknam, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, tulungan na, digiti ibagam. Tatakunak met, iso da ito'y agil, Lord God help me. Nga itimang tulong kada tayo, iso da ito'y ni Ama Adan, ta iso ni Ama Adan, diji help me. Ti Lord, iso ti daga. God, iso di man nakabali nga Diyos. Tatakunana, iti langit nga rodhan na tay tulungan, iti dagahan na tay nga rod tulungan, ni Adan laang kadi itimang tulong kada tayo. Tatatikunak met kanyana, iti langit nga min iso iti biyag, kat iti daga, personal da ita iti bagi tayo. Tatalo pagsamahem, tibiyag kambagi, anya makitam. May sangat. Dahil tangabiyag kambagi, nagmay-may sa akin ni Adan. Kapsat, ni Adan, si Adan ang personal na nito, mga kapatid ko. So, being si Adan ang personal nito, sino ang tutulong sa atin? Isang tao siya. Na isang tao din yan ang pinagmulan po natin ngayon. Alam niyo, mga kapatid ko, ang selebrasyon po na ito ay bagay na napakaganda. Ito na po ay pang-anim na selebrasyon. That was 2016, 17, 18, 19, 20, 21. Ika-22 na po ngayon. Kaya nga sabi ko nga, 2007 na nawala ang Ama Martiniano, 2016 po ito, August 23. Isang taon pa, 10 years na si Ama. Imagine mo, kasi 2017, 10 years ni Ama. At ito, mga kapatid ko, nag-celebrate July 23. Mga kapatid ko, 2016. Kaya nga sabi ko, that was 9 years na wala si Ama, saka palang lumitaw. Kaya nga sabi ni Ama,
awan ti makam amu iti Diyos nangipot-sipot. Except iti 2016, adan nakam amu, adan nakabigbigan ko. Onward, malungarob nga tawon pa ilang adan nakam amu iti Diyos, inin mga tawon pa ilaing, aging gaitap pa. Mga absat. Kaya nga sabi nga, mga kapatid ko, ito po yung bagay na pag-usapan natin. Sapagkat isa sa mga bagay na pinag-uusapan lagi, mga kapatid ko, isa pa, good, bigyan ko muna kayo ng good news. Alam nyo ngayon ang mga spiritual, nagbubuo sila. Actually, may invitation sila July 25 sa Lunes, sa Umulog sa Santiago. Alam nyo ba kung saan yon? Mga kapatid ko, pumunta na ako doon. Ang pangalan ng grupo nila is The Promised Land. Registrado yan. Okay? The Promised Land. Ang founder dyan, eh, walang iba kundi si Mr. John Roque. Ano? Ngayon, actually, na-meet ko na itong tao na ito. Kasi nung pumasok kami dyan, so ako sabi ko, mag-storytelling ako konti lang. Nung pumasok kami dyan, nakita ko mismo sa placard, The Promised Land. Okay. Then pumasok kami. So kumain kami sa kubo-kubo. Mostly siya ay vegetarian kasi marami nga siyang sakit. Ako mismo ang nagpahuli. Kasi ako, hindi. Ako lang yung hindi niya na-meet na doon. First timer ako punta doon. Ngayon, nung kami na yung, syempre, sila kasi sabi niya kung ano yung greetings niyo, kung ganyan, igaganyan ka din. Kung shake hands, susundin niya. So, irerespeto niya kung ano mayroon siya. So, nung ako, sabi ko sa kanya, ganito po sa amin. So, hinawakan ko yung kamay niya, nag-bless ako. Then, kinuha niya din yung kamay ko, nag-bless ginaya niya. Rin. Ginaya din niya. Ngayon, ang sabi ko, nung tapos na yan, ako ay pinapakiramdaman ko kung bibitawan niya yung kamay ko. Nakaganyan. Ngayon, sabi ko sa kanya, dito po sa inyo, The Promised Land. Opo. Opo, yan sabi. Ako po, sabi ko, taga Motherland ako, San Manuel Nagilian Isabela. Ngunit may kakambal ang Motherland. Yun ang Promised Land sa Bicol, Piña Blanca, Cagayan. Pero, itong pinasukan kong compound mo, The Promised Land, registrado. Promised Land lang kasi rin, sa kanya, The Promised Land. May nag-iba ng konti. So sabi ko, ang Motherland at ang Promised Land na siyang pinupuntahan ko ay may katuruan. Ngayon, ikaw, the founder of the Promised Land, ano ang katuruan niyo? Tumingin siya sa akin. Wala siyang sinabi. So anyway, yun lang yung ano. Ngayon, sabi ko sa kanya, ang katuruan po namin, ang Diyos liwanag buhay at pag-ibig. Kaya ito, liwanag, buhay at pag-ibig, ilong, noo, bibig. Yung po yun. So sabi niya, maganda na nakausap, ganyan. So, ang bagay na yan, napakaganda sapagkat punto, kasi syempre lahat sila nakishikens and so on, nakimano or what else, pag magmano sa kanya, magpamano din siya sa'yo. Pero ganito lang, ganun. Kaya sabi nga, so anyway, ang usapan namin ay napakaganda kasi siyempre, sabi nila, di usap-usap din nila. Ngayon, sabi ko, hindi pa natigil yun. The Promised Land pala yung usapan. So, sabi niya sa akin, sinong founder dyan? So, Inay Conchita and Amang Martiniano. Dito po kami along the highway. So, mayroong isang magandang usapan kaming, usapan na maganda, no? Na napasok. Kaya lang, nakat, hindi ko na masyadong maalala yung usapan na yon, kasi sabi nila, mangantayukit din nagadunga sa ritaanin. Okay. So anyway, nakapangane, pamigat pala di dyan. Then, syempre ako, alam nyo naman ako, maselan ako sa pagkain. Mga kapatid ko. Kasi doon, sabi niya, nagbe-vegetarian siya, pero hindi niya naman ini-exam yung mga kumakain ng karne. Kaya mayroon ding hotdog, mayroon ding langgunisa, eh, mayroon ding ganon. So ako, syempre, baka pa yung makipinagbagka, di ulay mo makaaladaanin. The good news is, mukhang gusto niya pa rin akong kausap. Then, kumuha siya ng dalawang pinggan, binigay niya sa akin yung isa. Last kami kumuha, then nagkasunod, then magkalapit kami ng upuan. Kasi napansin niya yung kinuha kong pagkain.
bakit yan lang yung kinain mo? Yan lang ba yung kakainin mo? Sabi ko, kasi ito lang yung makain ko. Yung iba, from Taras, hindi ko na rin makain. Sabi ko, uray mitsika. Sabi niya, hindi niya na rin makain daw yon dahil siya ay diabetic. Kaya ang tanong niya, diabetic ka din ba? Hindi. Hindi ako diabetic, pero hindi ako kumakain ng ganon. Ayaw ng katawan ko. Yun yung sinabi ko sa kanya. So sabi ko sa kanya, sabi niya, diabetic ka? Diabetic ka? Diabetic ka po? Brother, oh. Ngayon ang sabi ko sa kanya, di kumakain kami. Si Ama Martiniano at Inay Conchita na founder ng Promised Land at Motherland, pareha silang mga diabetiko din. Ngunit, may paliwanag. Ang sabi ng Inay Conchita, may diabetes ako anak, sabi niya, sapagkat dinadaya ako ng tao. Diabetes. Kasi dinadaya ako ng tao. Ang sabi naman ng Ama Martiniano, diabetes ako dahil dinadaya ako ng tao. Sabi din ni Ama Martiniano. Ikaw, brother, sino ang dumadaya sa'yo? Iyon ang tanong ko sa kanya. Kasi diabetic ka. Sabi niya, ako ang dumaya ng sarili ko. Kaya nagka-diabetic ako. So, ganon. So, sabi ko nga, maganda yung usapan. Maganda yung mga usapan. Tingnan mo ha, balikan natin. Motherland, Promised Land, may katuruan. Sila, the Promised Land, anong katuruan nila? Diba? Anong katuruan nila? Kaya napakatindi. Motherland, Promised Land, anong katuruan? Kaya papasok na tayo sa Promised Land. Anong katuruan? Ngayon, mga kapatid ko, sabi nila, iptuloy ko, ngayon ulit, that was 2000 something pa, 14 or 15 siguro yan namang nagmi-meet kami. Ang problema nito, matagal na no, nagbuo sila noon. Nahang ako, nakita ko din sila, na-meet ko sila, nakausap ko sila, but then sabi ko, may isang mensahe sa akin. Ang sabi sa akin, wag daw kung saan-saan ako pumaparoon dahil may lugar akong babantayan. Kuna na, hang atila da pagpaspasyaan, taad da banbantayan. Kuna na din niya. Then, ang salita noon, that was, I guess, 2015. Ang mensahe pa, sabi niya sa akin, huwag kang mag-alala. Pero tingnan mo ha, 16, 17, 18, 19, ilang taon na, no? Pero kahit naman kasi si Ama Martiniano, tupido ti panawin. Hanggang ngayon, tupido. Hanggang ngayon. Dahil hindi natin nakita, mga kapatid ko, at hindi natin nalaman na ang isang araw ng Diyos ay 1,000 taon nating mga tao. Ang isang oras ng Diyos ay something like 43 years. Kaya sabi ko, mga kapatid ko, ako ay nabuhay pa lamang isang oras pa lamang. Ganun pala. Mahiksi pa. Kaya nga sabi, pakita ko na kaya ko na. Paparesta yung ubing iso ko ng ama. Paparesta yung ubing. Apay, wenta gamin kung sukatin natin yung isang araw ng Diyos, 1,000 taon. Mga kapatid ko, 2022 ngayon, 2 araw pa lang ang nakakaraan. Imagine mo, 2 araw pa lang, siguro 2 araw pa lang nakakaraan, magbuhat ng sinakdalang katotohanan. Okay. Ang napakaganda, nagbubuo silang muli, ngunit ang mensahe ganito, awanti mabalinda, oray buo da nga buo, pati masapol madar. Oregan ano dang agbubuo. Ngamin, ang anak hindi po pwedeng mabuo na sasabihin, magbahay-bahay tayo, ikaw na lang basta ang ama, ikaw na lang basta ina, then ako tayo na lang mga anak. Hindi ganun. Hindi ganun. Kailangan yung tunay na ama, kailangan tunay na ina. Kaya nga sabi ko, ang ama at ang ina cannot be substitute. Pwede siguro sa responsibilidad. Pero being ama na nagmula ng buhay at being ina na nagmula ng katawan, hindi pwedeng i-substitute yan. Hindi kayang sandihan ng pagmamahal ng kung anuman at hindi rin kayang bayaran, mga kapatid ko. Kaya nga po, dito, Motherland, this is the celebration, ano yung usapan natin ngayon?
isa lang po yung, dalawa lang yung usapan natin. Kasi sinabi ko na sa inyo kanina, na iisang Diyos, Diyos berbo sa ubalikas bitla, awan tulang, awan lasag na. Ngem ti sarita, nagtulang, naglasag. Kaya nga sabi ko sa inyo, bakit dalawa lang usapan? Itong usapan namin ito kagabi. Sabi ko, tinan mo ah, adan na galing sa lupa, adan na galing sa salita. Ito yung usapan natin. Anong kayang patunayan ng adan na galing sa lupa? At ano ang kayang patunayan ng adan na galing sa salita? Kaya nga sabi ko last week, mga kapatid ko, kasi ang sabi sa akin, ang maganda niyan, lahat sana ng lahat ng magme-mensahe, may emphasize kung ano yung standing niya. Ang pinakamatindi ngayon dito, usapan natin ngayon, baguhin natin. Hindi muna Diyos, hindi muna pamilya. Ang usapan natin ngayon, adan. Sapagkat ito, actually, ang araw kung kailan nabigbig ni Adan. Ni Adan, nagkaputi sarita. Ni Adan, habsat. Mga kapatid ko, nagtulang, naglasag, iso ti personal templo, ihemplo ni Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo, anya ti kaya nga panagnagan ti Adan nga nagkaputi daga. Kit anya mo ti kaya nga panagnagan ti Adan nga nagkaputi sarita. Agsublita. Ni Adan kanina, ako din actually ay talagang ayaw pumayag. Ayaw kong pumayag noon. Kasi sabi ni brother, tipudno nga tao lalaki. Uray mit yung kay Rico, hindi ko na tipudno nga tao lalaki. Tangamin ko na ni inay, uray ni inay kong chita, tiko na na, ang tunay na tao anak ay lalaki. Yan ang tunay na tao. Press po. Okay, okay. Press mo live. Sabi ng inay Conchita, ang tunay na tao ay lalaki. Kaya nga, dito nagkaroon ng usapan. Or, hindi masyadong usapan. Parang agawan baga. Kasi ang Cagayan is nakakagayan. Isabela is Belle. Quirino daw ang susi. Ayaw kayo na Conchita. Kaya ipinagmalaki ng mga taga Quirino. Wala kayo magagawa kasi kami naman ang susi. Dahil Quirino. Oh, Quirino. So ngayon, ang usapan ngayon, yun ang sinabi ng inay. Pero balikan natin, ano naman ang sinabi ng ama? Sabi niya sa mga pupunta, taga Mercedes, mapalad kayong taga Mercedes. Diba? Lahat naman ang pumunta doon, mga taga Rizal, Alicia, mapalad kayong mga taga Alicia. No? Mga taga San Manuel, mapalad kayo. Puro mapalad, di ba? Mga taga San, mapalad. Mga taga Naguil, mapalad. Ngunit ang mga bagay na yan, mapalad daw kami. Kami daw mapalad. Iyang problema, sinabi niya rin sa mga taga-Mercedes eh. Sinabi niya din mga taga-Rizal. Kaya nga sabi ko sa inyo, ito ay bagay na ibinigay niya. Sabi. Pero balikan natin at paliwanag natin ang susi. Dahil sa sabi ng inay Conchita, ang salita may kahulugan. Actually, sabi niya pa nga, sa pangalan na katala. Kung ano yung pangalan mo, doon nakatala kung sino ka. Ngayon, ngunit kung nakatalaan, kumbaga, ang pangalan mo, angel, hindi ka naman asal angel. Ang sabi ng inay Conchita naman, ganito. Ang pangalan mo, yung kahulugan nito, hindi mo kayang, hindi mo siya kayang panindiganan. E siyempre, mawawalan ng saysay. Kaya nga, tayong lahat po ay napili na. Ngunit na tayo ay napili na sa panahon hindi natin maiayos o mapanindiganan ang pagkapili natin, tayo po ay sadyang mapipili na mapapalitan. Mga kapatid ko, sadya pong mapapalitan. So, mga kapatid ko, kaya nga mga kapatid,
ang kailangan nating intindihin, kailangan nating unawain. Ang usapan ngayon, ano ang susi? Ang susi po, mga kapatid ko, kung titignan natin, ang sabi ng Inay Conchita, ang tunay na tao ay lalaki. At ang tunay na susi ay lalaki pa din. Siya ang key. Hindi nga rod sa Quirino naroon ang susi. Kundi ang susi ay na kay Amang Adan. Kasi si Amang Adan ang susi. Susi ng Alpha at Omega. Si Amang Adan. Ngayon, pero, kaya nga sabi sa isang kaanong Sunday, hindi, sige, baliin natin konti yung usapan. Hindi naman Adan na galing sa lupa o Adan na galing sa salita ang usapan eh. Ang usapan, sino si Adan? O baliwa, binaliwan tayo yan. Sino si Adan? Pag sinabi natin, si Adan tunay na tao, tunay na Diyos, na yun ang sinabi ng Ama. Tunay na tao, tunay na Diyos. Okay. Ang lupa po, actually, feminine siya. Kasi nung lupa naging tao, isang babae. Ina. Diretso, mga kapatid ko, si Eva, hindi siya tunay na tao, kundi siyang tunay na bulaklak. Ngayon, kung si Adan ay galing po sa lupa, hindi siya pwedeng maging tunay na tao. Kasi si Adan, tunay na tao, tunay na Diyos. Sa promise lang, sinabi naman ni Ama, di ba? Ang babae ay bulaklak. Ang lalaki ay tunay na tao. Kaya nga sabi niya, kita inyo tipudno nga tao, nagaputit paar tilaya. No amuyo ni Bernardo mamudak. Sinabi ni Ama Martin yan. Ang problema, walang nakakita dun sa salita. Parang kagaya lang yan ng mga poem ni Ama, one binambol, one binakwek, one jump over the candlestick. Mga ganun lang. Kaya nga, ang salita, hindi po natin inunawa. Ginaya na lang natin. Balikan natin. So ngayon, kung si Adan ay galing sa lupa, hindi nga rin makapasa na tunay na tao siya. Kasi ang usapan, sino si Adan? Ngayon, kung si Adan po ay tunay na tao, hindi makapasa. No? Kasi bulaklak ang galing sa lupa. Then, ang kasunod mga kapatid ko, tunay na Diyos. Ano ba ang Diyos? Ang Diyos po ay salita. Mga kapatid ko. Ngayon mga kapatid ko, kung ang Diyos, kung si Adan ay galing pa rin sa lupa, hindi pa rin siya po pwedeng maging tunay na tao. Bakit hindi siya pwedeng maging tunay na tao, mga kapatid ko? Sapagkat galing siya sa lupa. Ngunit kung si Adan ay galing sa salita, tunay siyang tao. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina mga kapatid ko, anong kayang patunayan ng salitang Adan na galing sa lupa at Adan na galing sa salita? Bakit ko sinasabi ito? Sapagkat mga kapatid ko, ngayon pa lamang kung titignan natin, kaya nga sabi ng kapatid last Saturday, kung totoo na si Adan ay galing sa lupa, ibig sabihin niyan, mga kapatid ko, hindi na sana tinuran ni Amo Martiniano na walang nakakilala sa Diyos at walang nakakilala kay Adan. Dahil sinabi niya na si Adan ay galing sa lupa. Ano pang kamali? May usapan ka gano'n. Paano natin madidetermine kung ang isang salita ay wagas na salita o isang katanungan? Paano natin malalaman, makikilala sa isang salita? Kung ito isang wagas na salita lang, kumbaga salita lang, o isang katanungan, paano? Ang sabi ng Inay Conchita, mayroong inang banahaw. At ang ibig sabihin ng inang banahaw ay katanungan. Ang sabi ng Ama Martiniano ay si Adan galing sa lupa. Ito nga ba'y sinabi niya o ito'y tinatanong niya? Sister, pudnukad. Sister, ni Adan, nagkapuda ka? Sinabi ko yun sa'yo, tinatanong ko sa'yo. Ni Adan, nagkapuda ka? Hindi natin na-determine. Kung yung sinabi ni Ama Martiniano ay isang wagas na salita siya.
or isang katanungan. Balikan natin si Inay Conchita. Ang sabi ni Inay Conchita sa isang kapatid, si Who I Am, ang sabi niya, darating ang araw na inilipat mo ang motherland. Yan ang salita. Yan ay hindi lang chismis o hindi marites ng salita yan. Dahil mismong doon sa binilin o doon sa nagsabihan, narinig ko yan. Ngayon, ang sabi niya na, ang bilin sa akin ng inay, ililipat ko ang motherland na gawa ko na. Ang tanong sa salita niya. Nung sinabi ng inay, anak, pagdating ng darating ang araw, ililipat mo ang motherland, ito kaya ay bilin o ito pinapangunahan niya? Pinapangunahan. Kagaya ng isang kapatid, ang sabi niya, lagi, pag dumating na siya usapan, ang sabi ng ama, akanta ka, dakusti makiabi. Kapana. Sumarunong ang salitan, akanta ka, dakusti makiabi. Sabi niya, hindi ko man lang naramdaman, hindi man lang sumagi sa isip ko, pinapaalalahanan niya ako. Kailan niya narinig, kailan niya nalaman yon, nagawa niya na. Alam mo? Kaya po yung si Ama Martiniano, hindi natin malaman yung tanong kung yung salita niya, kung binibiling ka niya o tinatanong ka niya. Kaya ngayon sinabi, kunat. Inulit niya eh. Idi na po, ito pa yung isa sa mga usapan na noon na sabi, idi kunana, natarum ni Adan, nagsubyan na. Ang sabi ng Ama Martiniano, nusa din no itinaggapuan na iso ti pagsublian na. Kiti sumba, ay tis usarita, ama naggapu iti. Kuna di simumba, dati sarita ni ama, nusa din no itinaggapuan na iso ti pagsublian na. Oh, kaya ang salita, mga kapatid ko, iti kuna na, mga kapatid ko, ama nagsubli iti daga. Kaya natanong, iano natin, iayusin natin, mga kapatid ko. Ang sabi ng sumagot, ama galing sa lupa. Ang sabi ng ama, yun kaya ay kinumpirma niya o tinanong niya? Oh, hindi naman niya sinang, hindi naman sumagot ni Wun-Wun saan eh. Hindi ko na lang. Hindi siya sumagot. Diba? Hindi niya sumagot. Hindi sumagot. Ngayon, itignan natin. Totoo kaya na galing sa lupa? Kung galing sa lupa, ay kaanyaman nga, jay ibaga nga rugan, jay bingkol, kendi putik at duma. Pero pag parehas na naulanan, mawawala yung bingkol. Magiging pure na lupa na. Nga, halika natin. Okay. Pero pag tayo naman, ano bang nangyari nung sakdal na yan? Kilat na nagsipal. Kilat na nagsipal, naggangganad. Kat nagguruod, kinaggimat. Anya, tikit nga sa unti, guruod. Thunder. Tikuna ni Ama, thunder, dander. Iti Diyos. Ada jay langit kuna na jay trono na. Isa pa yun. Ada jay langit jay trono na. Yun yung usapan eh. Ngayon, balikan natin. Kat impirma na kuna na iti balitok, tiba nagsubli na. Impirma na iti balitok, tiba nagsubli na. Nga ti pagsublian na iti basi nga isla. Hangarod nga nagdiritso jay basi nga isla. Nude, at na pananabay. Ngayon. So, noong punto na ganyan ang usapan, impirma na tibalitok. Kaya tinatanong ko noon, impirma na itibalitok, tipa nagsubli na, sino nagpirma diyay? Ni Adan muna di Diyos. Di Diyos, di ba? Diyos ay usapan. Sino ba nasakdal? Si Adan o yung Diyos? Si Adan. Si Adan yung nasakdal, di ba? Apay nga nakialam di Diyos nga nagpirma. Apay nga nagpirma di Diyos. Kung apay nga nakialam kay nagsubli kay daga ni Adanan nga kunada. Ibig sabihin po nito,
hindi maayos yung kwento, di ba? Balikan natin. Apay nga nakialam di Diyos nga nagpirma nga agsubliak. Kadi pa'y mo pimababa. At apay mula di langit. Apay nga nakialam iso na nga impirma na tibalitok tiba nagsubli na. Kasi po nung una pa lamang, mga kapatid ko, ang Diyos at si Adan nagmaymaysada. Iti pa nagmaymaysada, haanda nag-divorce dagita. Idi na darum ni Adan, nagsubli nga rod di jay, kasi sikot na di Diyos. Tinan mo yung kwento nila. Noong unang panahon, sabi niya, 24 hours maliwanag, solamente lawag. Di ba? Solamente lawag ko na. Tatadeta nga solamente lawag lang handa makita di pag aji lawag talaga. Kasi solamente lawag, kaya nga sabi ko sa inyo, parang kagaya pagka cloudy. Hindi naman natin makita yung ring of light eh, kasi cloudy siya. Pero nung nasakdal na si Adan, iti ko na lang DJ aglawagan. DJ salita, aglawagan. Iti agsingisingan tilawag, ito'y da nga agtakadan. Agsingisingan tilawag. Ngum at dati timet nga nang maganda nga kunana, agreeing kayo, takitain nyo, iti kayat nyo nga dadaulan. Yun po yung sinabi. So, ibig sabihin yan, nagreeing da, nakita da, dito na po namangha sila. Bakit mayroon ng liwanag, may adag singisingin nga lawag. Katawang magsingising iti nga lawag. Absat, apay nga mudan nga singising gilawag, buntad dati ring na. Kalpasan darumaya. So ni Adan nga rod, nagsubli iti kasi sigub na ta. Handag divorce data eh, hangag divorce di la, di biyag ni Adan kin isunata, nagmay-may sa Adan, iti pa'y rugi. Ba, tapno maparswa ni Adan ni Eva, masapul nga di Diyos, makipagmaymay sa. Sabi ko. Kaya po liniliwanag sa sabi ko sa inyo, anya ti kaya nga panunikan di Adan nga nagaputi daga, kin Adan nga nagaputi sarita. Yun po yun. Kaya nga kung iisipin mo, ang nangyari pang twist sa promised land, ano pa, ginawa nilang si Adan, anak na ng Diyos. Bubugtong anak ni Diyos. Imagine mo, yun ang ginawa na nilang twist. Paano pa natin mahahanapan nga ron yung Diyos na tunay na tao, tunay na Diyos, kung naging anak na siya ng Diyos? Hindi na po pwede. Mga kapatid ko, ang masakit dito, may nanay na siya. May nanay na ang Diyos. Saan nila kinuha yun? Sa libro Biblia. Mga kapatid. Kaya nga, itong napakaganda na usapan, kaya nga sabi ko, sa July, ang araw na ito, July 23, the truth was born. Ang katotohanan ay isinilang. Mga kapatid, na dito nakilala na si Adan galing sa salita. Kasi tignan, isa pang patunay. Kaya nga sabi ni Ama Martiniano, iti pan nakaamuyo iti talo nga personas nga pagbibiyaga nyo, iso ti pakay salbara nyo di talo nga didigra. Ang tanong ulit, bakit? Sino bang hindi nakakilala natin sa tatlong personas? Di ba sinabi niya langit lupa Adan? Kilala na natin, di ba? Bakit sinabi niya pa na sa pagkakilala natin? Ibig sabihin, hindi pa natin kilala. Kailangan makilala pa lang natin. Iti pan nakaamuyo. Kuna na, iti pan nakaamuyo, titalo persona sa pagbibiyagan, ibig sabihin, hindi pa natin alam. Or, si Ama ang kamali sa salita niya. Kasi kilala na natin, suji, sarita na, amamuta yung titalo personas, so hangarug na dayjay ti saritan. Iti pan nakaamuyo haan. Itantamuyo titalo personas, may salakan kayo. Dayjay is supposed ti saritan ni Ama. Kasi kilala na natin eh. Pero isa pa. Bakit kasi hindi natin kilala yung tatlong personas? Langit, lupa, Adan. Mga kapatid ko, langit, lupa, Adan. Bakit hindi natin kilala? Kasi sinabi nila sa atin, langit. Iso na ito, trono na. Iso ni Diyos Ama. Tamo, ni Diyos Ama nga iso trono na. Iso nga diyan, man nakabalingkin iti langit. Isong ni Diyos Ama. Nagbalin nga ni Diyos Ama, tinamarso ti langit daga Adan.
Hina mo. Iba na yung nangyari. Oh. At ano pa? Iti Diyos aga di langit di trono na. Tinan mo. Kung titignan po natin, saan ba nagtrono ang Diyos? Doon pa lamang sa usapan nga ni Adan, iti nagtimak ni Adan asin nuak. Kuna na. Di dyan iti palagmay-may sada, si kani Adan kuna na sinuka, siyak iti Diyos. Ayan di kasarsarita na. Isu di piyak na. O, bilisan natin usto. Tinan mo. Doon sa una pa lang, sinabi na, mga kapatid ko, ni Adan kan iti Diyos may maysa. Di ba? Okay. Ibig sabihin, may tiwala siya sa akin, may tiwala si Adan sa kanya. Parang suppose ako, may tiwala sa akin ang nanay ko. Nung naglaba ako, rinibisar na. Inuli na. Tan na kursunada. Anong ibig sabihin nun? Kung una na lang at natiwala na kanya. Diskumpiyado. Ang mga ina dyan, magluto ka na anak ko, bago ihain, mapanarama na. Diskumpiyado. Walang tiwala. Ganyan tayo. Ganyan din kaya ang Diyos. Kaya ngayong salita, binabali nila. Sila din ang nabumabali ng salita. Tadya salita, balikan natin, hindi kasi iti Diyos gani Adan kung may maysay. Ang sinabi nila, ni Diyos ama kini Adan may maysada. Tati ama na kini Adan may maysada. Yun yung tinawag sa kanya. Ngayon, kaya sinabi ko, kayo mga ama, mayroon kaya kayong tiwala sa mga anak niya. Baka nyo may pag-drive-in. Madi, hangag, haanta ako, baka nung may dumparta anak ko. Siya lautan. Walang tiwala, no? Walang tiwala. Kasi hindi mo maikatiwala. Pero tinan mo, kagaya ng salita noon. Usapan, balikan natin si Mr. Lajo Japona. Pakiring. Nung humingi siya ng buhok ni Ama. Ang sabi ni Ama sa kanya, binigay ang supply sa kanya. Kwento niya, binigay niya ang supply. Tata ko na na, as you wish. As you wish. Anak, kaya't nasawin niya. Siya kano ti mangi sa gaysay, kunana, tanu adati maikat, adati mabati di sa gaysay, kukwak. Ngam no awan ti mabati di sa gaysay, ibig sabihin hanak ikat. So di buok nga ruti ng desisyon. So ibig sabihin, in sa gaysay na, I'm lucky enough, adati na watin, narag. Pinudon na data, lilukatan na di wallet na. Tata, isilsal na, itiisal, bago na isilsal, kunan ni Ama, kita akmanday ta. Intudo na yung wallet. Kita akmanday ta. Nagpanunok. Siyempre, damatiklo na dyan. Insusal ko dagos ko na di mo. Impol ko, inbusakon. Kasla awan nakit, awan nang nagko. Hapa. Kuna ni Ama, hindi kasarsarita na nga may sapay. May isa nga babae. I'm not sure no bakit babae na ta na yan. Kitaan ni Ama kunan na nagtalot iti tao. Ngam iti tao awan pa nagtalot na kani Ama. Ano tinatago daw niya doon? Yung kanyang papeles kasi secret agent siya. Yun ang sabi niya. Nung ay matiklunak. Sungayin mo ko. Anna nga ang mga, mas agent di kasarsarita na. Diba? Yun ang original na secret agent. Kasi hindi natin alam. Kaya nga po dito ngayon, hindi natin lubusan nakilala yung kausap natin. Kaya nga binabaliwala ko yung, chine-change ko yung salita nung salita nga, inlamang dati kinapugno kadatay. Awan inlamang dati kadatay. Kamin awam mo namuan tayo kagaya ko, mga kapatid ko, or kagaya niyo, kahit nakalagay yan, halimbawa ang ginto, kung hindi niyo alam na ginto, ang kumiti parparit, alay niyo lang, niman niyo mit ammo, sungan niyo mit pakialaman. Pero hindi niyo po ba ting ibang nga, lumang na, hindi ko tinago kasi hindi niyo alam Hindi ko, kumbaga parang yan,
Ganon din yung katotohanan, nakaanta, pero hindi na. Kaya nga, mula pa simula, wala pang nakakilala sa Diyos at kay Adan. Except nung 2016 palang nagsimula, mayroon nang makakilala kay Adan. Tinan mo yung sabi ni Ama Martiniano bago siya nagpamuya. Kunana, iyan anus yung taas idagan, haanan nga kas idi, kabayag ka. Ababan nga panahon. Ababan nga panahon. Pero di dyan nga pinaksarita na, awang pa'y mabalin. Kaya nga sabi ko, 9 years from the day na nga nagpabuya ni Ama, doon palang nalaman ng kapuhan. Kaya nga po dito, yung ate pong pagkakilala sa katotohanan, yung ating malaman yung katotohanan, kaya nga sabi ko, the truth was born on the day July 23, 2016. At 6 na taon pa lang. Mga kapatid ko. Dito, unti-unti lamang umusbong. Kaya nga sabi ng kapatid kahapon, sabi niya sa akin, ka, nuadutay nga minan, kunana, may mayak ko ba? Nung kaputa, basit tayo, awanti mabalin tayo, di orayan tayo. Sige, kunamot. Yan ang masarap sa sinabi ni Ama. Takunana, oray may sag tuloy ti plano. Yan, naurayan di Adam. Diba? Naurayan di Adam. Agtuloy di plano. Ngayon, agtuloy di plano. Tata, kunana mo nga may sa. Kahamot siguro nga may sa. Timakam mo. So, di kunak, at the bonus na. Diba? Imagine mo ang Diyos nagkakaroon ng bonus. Bibigyan natin ng bonus. Kasi nga, kaya, kung titignan natin, isuwa DJ Sarita nga kita, MNN. Kasano ti panagtalak yung iti Diyos ko na iti panagtalak ko na iti Biblia ito yan. May baliw ko, iti Biblia. Iti panagtalak ko na nga ka, iti panagtalak iti Diyos ko. Uray kabasitlaan iti bukal ti musta sa uno pichay. Di nagbasit kaya. Naragsakan iti Diyos. Imagine mo di Jai. Iti masapul laang iti Diyos nga panagtalak agapok adatayo. Kasing basitlaan. Iti bukang tipitsay. Hindi siya umasa ng malaki. Ngamin, awang pa'y nagtalag. Awang pa'y nagtalag. Ngunit ngayon, ang tanong kasi, paano kasi tayo magtitiwala sa bagay na hindi natin kilala? Kahit ngayon pulang damit, huwag kang magkatiwala na ilaba mo together with the white, baka maalian na. Subukin mo muna. Huwag ka muna magtiwala, mga kapatid ko. Pero matindi dito, yung bumubuhay sa atin, hindi, wala tayong tiwala sa kanya. Bakit? Kasi ang katotohanan, mga kapatid ko, ang katotohanan, mga kapatid ko, ay wala namang nakakilala sa Diyos. Kaya, walang nagtiwala sa Diyos. Ngunit ngayon, ngayon po na nakilala na ang Diyos, kaya nga ko na ni Inay Conchita, iti pan nakamu tayo ti dayto nga sursuro, iti pan nagbasol tayo mortal nga basol niminam mo tayo literatura mga kapatid ko. Kaya nga po, kaya nga po mga kapatid, sa ngayon pa lamang natin nalaman yung katotohanan. Actually, kahapon nag-usapan na po namin yung langka. Langka. Kasi dito, hindi ko maintindihan noon yan. Ang tawag kasi ng ina, hindi langka. Anangka. Alangka. Anangka. 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 Sa Ilocano yan. Ay, Ilocano ba yung anangka? Bakit Ilocano? Ako hindi ko alam na anangka ang pangalan. Anangka yan. Anangka. 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 Nakita mo nga rot. Anangka. Oh. Pero sa ate, sa akin kasi, sa amin, ang nakalakihan namin, langka. Mga kapatid ko. Yung langka na yan, usapan langka, eh, malakas daw yan, sabi ni brother, kasi Jack.
Yan ang ano ba tawag diyan? Jack. Yan po ang ano bang usa? Bakit ko pa pinasok yung anak ka? Dito sa promised motherland, ang sabi ng inay Conchita noon, ang lagi niyang pinapaliwanag ay ang anak ka. Anak. Ano yung anak ka? Letter A, Adan. Letter A, ama. Sa loob, hindi ko alam kung totoo. Pagbiyak mo daw yan, doon sa pamurusan na, adati letter C na. Nag-letter C na. Ano yung letter C, sabi niya, Conchita. Nagpapakita, nakita niyo? Nakita natin? Anang ka. Anang ka. Ang anang ka, isang katanungan. Nakita mo? Anang ka. Hindi natin nakita. Pero kinain natin. Aawit na ako. Ano ito yung gitara? Siyempre, alunusin mo.